So yun nga. Hindi nakita kanina eh. So ulitin ko. So konting pukpok lang. Oh, yun na. Okay na yun. Matigas na yun. Okay na. So ayos na yan. Matigas na yan. So tapos na tayo dito sa ano, sa torque drive set. So okay na rin itong bell. Nalinis na natin. So yan. Next natin nilinisin, ito naman yung drive face. Tsaka ito, yung bushing. Tsaka yung bola. So sausaw muna agad itong bola. Unahin muna itong bola. Ayan. Sunod, itong bushing. Ayan. So yan, malinis itong bushing. So yan. Linisin natin sa gas. So, okay na yan. Kunting punas lang. Kunting naman nalinis lang. So, yun. Patuyuin mo lang or ano mo nang basahan. Ganun lang kabilis. Yan. Ito yung bushing ng ano ng slider pulley mo. Yun yung bahay ng ano bola, slider pulley. Slider pulley ang tawag sa kanya. So okay na tong bushing. So next naman itong slider pulley mo. So gasan mo lang siya ng gas. Huwag ka magtipid, mura lang gas. Yan, ano mo siya ng gas diyan? Buhusan mo ng gas. Ayan. Tapos gamitan mo ng basahan. Ayan. Kailangan lang malinis siya. Kasi yung dumi, nakaka-apekto yan. Hindi nakakapaglaro ng maayos yung bola. So linisin mo yung dumi. Siyempre, pati yung bola, linisan natin yung dumi. Para maganda rin yung ikot niya. So less vibration. Wala yung dragging na yung lagi kong naano sa group na nagda-drag daw, keso ganun. So ang pantanggal sa drag na yan, make sure maayos yung belt mo. Tapos yung bola mo, bago, walang kanto. Yan, smooth yan. Tsaka yung belt mo maayos, hindi lawlaw. Wala yan, wala yung dragging na yan. Tapos yun, yung torque drive kanina na inisa-isa natin na napakatagal. Matagal talaga sa torque drive. Medyo ano lang tayo, haba pasensya. So yan, linisin natin ng maayos yung ano natin, slider pulley. Kailangan wala siyang gas, syempre. Tuyo. Pero dandaan lang ha, hindi naman masira. Kasi magkakaproblema tayo sa vibration. Nagkaroon ng damage yan. Yung bahay ng bola. So yan. So itong bola na lang. Ano lang, sausaw lang. Matanggal lang yung dumi niya. Yan yung bola. Hindi mo naman kailangan ng ano, hindi naman to komplikado. Malinis lang siya ng maayos. Tanggal lang yung dumi. Yung belt, huwag niyong anuhan ng gas ha. Anuhan nyo ng ano, sabon. Linisin nyo ng sabon. Anuhin nyo, kuskusin nyo ng brush. So, ihuhuli ko lang yung belt. Babrasin ko siya. Matanggal lang yung alikabok. So, 100% napakalinis ang gilid mo. Ang ganda ng hagod nyo. So ito, stock lahat to. Pati yung bola ko, stock yun.
dito naman tayo sa ano. Ay, punas na lang tong backplate, maninis naman yan eh. Kung madumi, di ilublog nyo sa ano. Ilublog nyo sa gas. So, maninis naman na to eh. So, konting kalawang lang. Punas-punas na lang to. Hindi naman to komplikado. Same din ng ano, torque drive. Pwede mo ilublog sa gas, pwede rin punas lang. So ito, wala rin mang kaso ko. Same din yan, linis naman. Kung madumi, di ilublog mo sa gas, punas. So yan. So tapos na tayo dyan. Dito na tayo sa gilid. So dito na tayo sa crankcase. Linis ang crankcase, mga kabitoy. So kuha ka lang ng bagong gas. Siyempre, basahan. Ito, basahan. Sabuyan mo lang yan. Sabuyan mo lang ng gas yan. O yung gas na dito, kumalinis pa. Yan. Hindi naman komplikado yan. Huwag kayo matakot. Gas lang natapat yan. Matanggal lang yung mga dumi-dumi niya. So, walang mga ano dyan, component na sensitibo. So, lagyan mo lang ng gas yan, dinisin mo. So, huwag ka matakot. Mga alikabok lang naman yung dumi rito. Para malinis mo ng mahigit. Nilinis nga natin. Gas lang matapat niyan, mga kabitoy. Linis yan. Ang ganap ng dumi yan. So ito, punas-punas na lang. Yung cake assembly, ito yung cake assembly. Next video ko na lang. Kasi mahabang proseso to at saka komplikado. Baka hindi na tayo abuti. So yan, linisin na natin yung ano, yung crankcase natin. Nang tuyo at malinis sa basahan. Ito yung shafting niya. Ito, literal lang yan, ha? Normal yan, ha? May konting play yan, may konting alog yan, normal yan. Baka kasi yung iba magtataka, bakit may alog? Normal lang yan, may play talaga yan. Huwag lang yung sobrang lakas at saka maingay. Dapat ganyan, walang ingay pag iniikot mo. Meron talagang play yan, yung ano natin. Boss, sa gearing. Taong bender. Linisin muna natin, kailangan malinis na malinis.
Ayan, tuyo na siya mga kabitoy. So ang gagawin ko, lalagyan ko na siya ng grasa. So dito lang kayo pwede maglagay ng grasa. Lagyan ko ng grasa yan dito. Ito, lagyan nyo ng grasa to. Tsaka yan, yung kantong yan. Kita ba? Ayan. Ito, ayan. Lagyan nyo ng grasa yan dyan. Itong ano nyo, bushing, sa ilalim ito nilalagay ng grasa ha. Dito sa ilalim. Hindi sa ibabaw, dito sa ilalim ng butas. So dyan lang nilalagay ng grasa yun. Papantayin ko lang yung grasa. So ilagay na natin yung ano mga bola natin dito sa puli. 6 na bola. May kanal yan, dito sa kanal niyo lalagay. Yan. So pag nandito na lahat ng bola, lagyan na natin itong backplate. Ingatan nyo yung slide piece ha. Kailangan tatlo yan, kompleto. So susundan nyo lang itong kanto na to. Lagyan nyo yan. Yan, ganyan oh. Pasok, dapat. So ngayon, pag kompleto na, lagay mo na itong bushing. Pasok mo dyan. Yan. Make sure walang ano, grasa dito sa ibabaw. Dapat malinis yan. So, pasok mo na to dito sa ano niya, shafting niya. Pasok. Smooth lang yan mga kabitoy. Tusok mo lang, pasok mo lang. Walang kaso yan. So, susunod mo naman, sunod is yung torque drive, mga kabit. Ngayon, ang technique niyan, ganito. Para hindi kayo mahirapan, magpasok ng torque drive at saka nung belt, itong belt na to, bukahin nyo muna itong torque drive, bukahin nyo. Yan, paikot ha, pagbuka niyan. Yan, nakabuka, di ba? Isalpak nyo itong belt. Ganyan, salpak. Ganyan ang itsura. Nakasalpak, halos kalate. Tsaka nyo bitawan. Yan. Kinain na ngayon yung ano, yung belt mo. So, madali mo na siya may sasalpak doon. Hindi ka na mahirapan. Same din pa yung nagpapalit ka ng belt. Ganun din. Para ganun ang technique. Para hindi kayo nahirapan. Easy lang. Sobrang easy. So, ingat lang na walang grasa dyan. Kailangan tuyo. Walang grasa. Para hindi tumulas. Isasalpak ko na yung ano torque drive natin. Yung belt. So yan, yan ang itsura niya. Hayaan nyo lang ganyan. Nakabuka man yan, maluwag man yan, okay lang yan, walang kaso yan. Kasi pag nabuo na natin to, pag in-start mo yan, kusang babalik sa normal yan, maglalaro yan. So ilagay na natin tong ano, drive face. Lagay mo natin tong lock. Lock muna pala ng torque drive. Yan, ipasok natin tong bell dito sa torque drive. Tapos washer. Tsaka yung nut. Ito yung nut niya.
Iabang lang natin. Kabang lang siya. So, yan lang natin ganyan ang kabang. Susunod, next step, itong ano, dry paste. Pasok natin yan. Yan. So, itong ano niya, fan. Balik nyo sa dating tsura. Yan. Tingnan nyo yung mga itim-itim. Yan yung dating nyo yung tsura. Tapos itong sa ano, sa gear ng kit niya. Para anytime, pwede mo siya i-kick. So, huwag nyo kakalimutan yan. Baka mamalik kayo, ha. Tapos yung washer at saka yung nut. 22 mm dito. Sa ano niya. Dry paste. So ngayon, naikasa na natin to, naibalik na. Lagay na natin tong ano, yung improvised pangkalan ko. Yan. Ngayon natin tong grasa. Yan siya kailangan dyan. Yan. Balik itong ano niya, bolt. Na maliit, yung dito sa B-matic. Yan lang ang sakto dyan. Mahaba na kasi yung iba. Yan, mga kapitoy. Tapos, gamitan nyo ng 8 na T-wrench para mailock nyo yan. Yan. Huwag nyo naman masyadong kahigpitan. Tama lang. Kasi, pang-stopper lang naman to eh. Pangkalang lang dito para may isara mo. So, size 22 na socket wrench, 22 mm with extension. Ayan. So, pababa naman yung pagsara natin. Papuntang kanan. Pakanan. Kasi nakahiga yung nut natin eh. Kaya pababa. So, higpitan natin siya. So, sundan nyo lang mga kabitoy ha. Sundan nyo lang. So, pababa yung pag-lock natin. Kasi papunta pa kanan tayo eh. Pahigpit tayo. Naikabit na natin tong ano niya eh. Pangkalang. Yung improvise natin pangkalang. So, huwag mo naman masyadong kahigpitan. Yung tama lang. Okay na yan. Huwag masyado. Kasi, di naman yan ganun ka lakas. Di naman yan basa-basa bibitaw. Tama ano lang. Tama higpit. Mag-lock lang siya. Ayos na yan. Ayan, sobra-sobra na. So, kalasin natin itong pangkalan natin. Kasi, naikabit na natin yung, ano eh, yung, ano mo, dry paste. So, next natin, itong torque drive. So, yung pangkalan natin, ikalan lang natin. Improvise na pangkalan. So, ayan. Ito naman, pababa rin ang pag-lock natin, pakanan. So, ang gamit naman natin dito, itong deep socket ko. So, hindi na kailangan na extension. Ito na lang, deep socket wrench na 19 mm. So, kakabit mo na lang yan dyan. So, yun na. So, same pa rin, proseso. Huwag naman masyadong kahigpitan, sakto lang. Okay na siya, may clip na. Yan. Yan. Okay yan. Huwag masyado. Hindi mo kailangan po yun sa'yo. So, okay na. So, natanggal na natin to. Nalock na natin yung 19 mm. Yung drive paste na 22 mm. Dito sa torque drive sa bell. So, isasara na natin.
balik na natin yung crankcase. Ganun lang kasimple, mga kabitoy. Nalinis mo na yung buong torque drive, buong gilid mo. So, namin maintenance mo na yan. So, isara na natin yung ano natin, crankcase. Yan, ganun lang kasimple. So, unahin mo lagi yung ano, center bolt. Ingat dito, ha. Marami na nangyari nito, yung mga pinulweb ko. Ano na to, nasira na, dumulas na. So, welding mo yan bago mo makalas. Delikado. So, ingat kayo dito, center bolt. Huwag masyadong mahigpit, tamang higpit lang. Meron kasi tayong tinatawag na torque value. Hindi yung basta ka lang higpit ng higpit. May tamang torque lang o tamang puwersa sa madaling salita. Yan. Tamang puwersa lang o torque. Yan. Hindi mo kailangan higpitan ng kala mo eh wala nang katapusan. So tamang higpit lang. So unahin natin dito. Kasi naglalagay tayo ng cover yung V-matic. Unahin lagi natin to. Isa lang. So, tamang higpit lang, mga kabit. Yan. Hindi mo kailangan pwersa yun. Yan. Sunod mo naman itong V-matic. Ibalik na natin itong V-matic. Yan. Dalawang maliit. Yung ginagamit ko dito, pang lock ito. Yung sarili niya to. Tamang higpit lang din. Tapos, ibalik na natin itong mga bolt niya. Lahat yan, balik natin. Ikasana natin yan. Same, pare-parehas lang. Tamang higpit lang. Huwag natin yung pwersa yun masyado. Kasi, sumisikip pa yan pag umiinit yan eh. Hindi mo kailangan pwersa yan. So ito, yung cover sa ilalim. Balik natin yan. So ayan, higpitan na natin. Tamang higpit lang, mga kapit. So ayan, naisara ko na yung mga bolt niya. Ito naman. Ito lang, tornilyo. Phillips screw lang gamitin nyo. Linis gilid, baklas ng torque drive, linis ang buong torque drive. Yan ang maintenance, ng buong maintenance. So, pandarin ko na siya. Testing. So, yan na mga kapit, maandar na siya. So, ire-rep ko. Tapos na, ganun na kasimple. Yung ating paglilinis ng torque drive ay ng buong panggilid natin, ng ating Honda Beat Carb. Linis gilid, pati buong torque drive kalas.
So, sana magustuhan nyo, masundan nyo. Sundan nyo lang. Yun din yun. Step by step ng paglilinis ng ano natin, panggilid ng mahal nating Honda Bitbird. So, next ko na video na vlog ay ano naman, yung cake assembly. Paano nililinis yung cake assembly? Medyo ano siya, komplikado. Kaya next video na, hindi ko bibiglayin kasi mahirap yun. Lalo na sa mga beginners, mahirap yun. So, next video na. Subscribe nyo lang tong video natin sa ano ko, sa YouTube channel ko. Laverne Valera ang aking YouTube channel, yung totoong pangalan ko. Pero sa group, kilala nyo naman ako, Valentino Rossi, yung idol natin. Yung talaga yung ano ko doon. Pero sa YouTube channel, Laverne Valera. So, yun ang ating pangalan, yung tunay na pangalan natin. So, and then, sa susunod naman ng mga video, mechanical pa rin, paano palitan yung brake shoe? Paano yung technique sa stock brake shoe na paano siya magiging makapit? Next video natin yun. Next ulit. Tapos, after naman yan, puro electrical naman ang ituturo ko sa'yo. Paano mag-battery operated, paano pinapalitan ng mga signal light, tail light, headlight, paano mag-battery operated, etc. So, next video na yon. Sana i-follow nyo ako. Sundan nyo lang to. Marami kayo matututunan dito na DIY na hindi nyo na kailangan ng mekaniko. Makakatipid kayo sa labor. Yan. Sana may natutunan kayo, mga kabitoy. Maraming salamat. So, subscribe na lang. Then, abangan nyo na lang. Follow na lang. Tapos abangan nyo na lang yung susunod na mga video tutorial ko. Next natin, cake assembly, paglinis, pag maintenance. Tapos yung sa preno, sa brake shoe, paano magtanggal, at saka yung technique para magiging makapit. May ginagawa akong technique doon para maging makapit yung preno mo. Sobrang lakas ang kapit. So meron technique yun na gagawin. So komplikado yun. Kailangan mapanood yung video para maintindihan nyo paano gawin. Pag nakita nyo, nalaman nyo, napakadali lang. Then mga electrical wirings naman ang ituturo ko. Next video, next video. Puro mechanical lang muna tayo na maintenance. So no need na ng mekaniko, DIY lang to. Tutorial para sa inyo, para makatipid, makatulong sa inyo, mga ka-Honda Bitcard, only Bitcard user. So para sa inyo tong lahat. Sana makatulong. Subscribe nyo ako, Laverne Valera YouTube channel, ha? So, hintayin nyo lang sa HBC group page natin. I-post ko to para mapalo nyo ako, panoorin nyo tong video, tutorial ko, ha? So, sign up na mga kabit. Maraming salamat. Follow na lang. Subscribe sa YouTube channel ko, Laverne Valera. Salamat. Valentino Rossi sa HBC group page natin. Yun ang pangalan ko doon. Pero dito, tunay kong pangalan, real name, Laverne Valera sa YouTube channel ko. Hello mga ka-Honda Beat. So meron akong ano ngayon, mag-tutorial ako regarding sa linis ng panggilid. Kasi kaya naman tong gawin ng ano, kaya naman nating i-DIY to. So tuturo ko sa inyo yung paglinis ng buong panggilid hanggang sa torque drive. Kakalasing ko yung buong torque drive, nilinisin natin. So, para makatipid kayo sa mga mekaniko, hindi na kayo magbabayad ng labor. So, kayo na lang ang gagawa. Ituturo ko lang sa inyo kung paano maglinis ng buong panggilid hanggang sa torque drive. So, kailangan natin ng ano, ng tools. Ito yung extension para sa socket wrench, tsaka isa pa na extension drive. So, kailangan natin ng 19mm. Yan, 19mm. Para to sa CVT, doon sa drive base, pang backlash. So, kailangan din natin ng 22mm. Yan, 22mm. Para to sa bell, sa torque drive. So, ito yung gagamitin natin na socket wrench, pang kalas. So, ito naman,
pangkalang para doon sa drive phase para stable. So yung iba kasi gumagamit ng ano, ng pangkalang kung ano-ano lang, minsan yung bolt kaso nakakabungi kasi hindi siya proper, unstable. So minsan malambot lang siya. Pag pwersa mo pag open ng nut na 22mm, nababali kasi sink lang yun eh, hindi naman talaga matibay na bakal. Yung drive phase naman minsan nabubungi din pag sumasupply. So ito, ginawa ko to, sukat talaga sa drive phase. So safe na safe, nakaano to dun sa mga ngipin ng drive phase. Plus nakatornilyo, dalawang bolt doon sa crankcase natin. So walang galawan yan. So gamit na gamit ko na to. Mapapagpo-pull wave ko, tsaka paglilinis ng panggilid ng mga bitoy natin. So 100% stable, walang galawan. Hanggang magsawa ka lang, kakabukas sara. Hindi siya gumagalaw, safe na safe. Walang supply, walang daplis. Ito naman, Phillips screw. Pantanggal natin dito sa ano ng bangka para makapag-access tayo dito sa V-matic. Makalas natin. So ayun, matapos na yung unang ano, video natin. So ito naman, open close wrench. So ang gamit talaga natin para sa torque drive, para makalas natin, itong number 39. Yan, 39, baliktad. Yan. Actually, ang in-order ko, may 3940, may 3941. So, 3941 lang madalas talagang ginagamit dyan. Pero 39 lang talaga ang sa ano natin, torque drive. Para makalas natin yon, malinis natin lahat ng pulley, pati yung mga spring niya, makalas natin lahat yon. Isang assembly, babaklasin ko yon para malinis. So, ito syempre, socket wrench na 8mm, pangkalas ng mga bolt. 8mm siya. Socket wrench, T-wrench, pangkalas. Tapos ito yung natural na ano. So dinugtungan ko lang to na Y-tools. Kung nagsiservice ako sa malalayo, ito ginagamit ko. Pero pag dito lang sa bahay, ito. So ito yung ginawa ko sarili. Ito kasi safe na safe ka. Pag kinalas mo yung bell, gumamit ka ng 19 na socket wrench. Kasi yung pwersa mo, sasaluhin nitong buong bakal na to na pangkalan doon sa bell. So yung shafting mo doon sa sigon yan, safe na safe yun. Walang pwersa na nasasalo siya. Unlike pag ito, itong normal na pangkalang na Y-tools, yung pwersa niya, yung pwersa mo, pag-angat, tsaka pagsara mo ng bolt, sinasalo nung shafting mo. Kasi nakakalang lang naman siya eh. So nandito yan, yung shafting mo, papunta dun sa ano, doon nakakabit yung sigunyal mo, pwersado yun, may bearing yun. So ini, para safe, hindi masira yung bearing, tumagal, ito gamit ko, siyempre. Pansarili ko, so ito. Pero pag nag-service ako, hassle dalhin ko eh. So ito yung dala ko yung normal na Y-tools. Tapos ito naman, gaas. Ito ginagamit kong panlinis, gaas, syempre. Pantanggal ng mga dumi-dumi, pati dito sa crankcase. Syempre, tabo, dito ko ilalagay, basahan, tsaka marami pang basahan para hindi magasgas yung crankcase natin. So, start na ako. Kakalasin ko na yung ano, yung crankcase natin. So ayan, kakalasin ko na yung ano, panggilid natin, yung crankcase. Andalin ko muna pang plastic niya ng bangka. So unahin ko tong V-matic. Kalasin ko siya. Thank you.
Ayan, mga kabitoy. Nakalas ko na yung mga bolt. So, kakalasin ko na yung crankcase na. Ayan. Kunin mo yung T-wrench mo. Kalang mo rito para hindi ma-damage tong pintura mo. So, sikwatin mo lang ng ganyan. Pag bumuka na to, hilahin mo naman dito. Sa kabila. Ayan. So, medyo matigas to kasi mayroong triband. Nilagyan ko yung ano ko eh. Bendix. So ayan, nakalas ko na yung crankcase natin, ilalagay natin dyan. So ayan, so ayan, so ilalapit yung camera no, para kitang kita no. Ayan, parang kitang kita nyo yung gagawin ko. Ayan. So ngayon, gagamitin ko na itong ginawa ko na pangkalang dito sa CVT, sa may drive face. So, ano ko lang ito eh. So, yan. Pagkabit nito, lagyan mo lang dito sa ngipin ng ano, drive face. Ito, ipasok mo siya. Yan. So, gamit ka ng dalawang bolt na maliit. Isa bimate. So, i-bolt mo siya dyan. Tapos yung isa, pamansik. Pamansik siya. So, gamit ka ng T-wrench. I-lock mo siya ngayon. Ayan. Kaya nyo rin gumawa nitong pangkalang na to. Actually, madali lang siya. Flat. Ayan. So, ilock mo yung mga bolt na maliit. Yung bolt dito, ang ginagamit ko kasi maliit lang siya eh, maiksi. So, yun ang ginagamit ko dito. Yung bolt ng B-matic. Ayan. So, wala nang galawan yan. Once na ilock mo na yan, hindi na siya gagalaw. Hindi mo nang kailangan pwersahin pag lock niya. So, sunod, para makalas mo tong 22mm na nut ng drive face, gagamit tayo ng socket wrench na 22 tsaka extension. Sampak mo rito. 22 tsaka extension. Yan. Tsaka ito. Yung extension ko rin. So, ganyan ang itsura niya. Tandaan nyo, pag nagbubukas kayo ng tornilyo, kahit anong tornilyo o nut tornilyo, isa lang naman yun eh. Ang pahigpit niya, papuntang kanan. So, kung magpapaluwag kayo nito, papuntang kaliwa. Higpit, pakanan. Pagluwag, pakaliwa. So, since pakaliwa ang pagluwag natin, paangat. Iaangat ko siya. Gamit to, size 22mm, tsaka wheel extension na socket wrench na Stanley. Tandaan nyo, pag dito sa loob ng CVT, huwag kayong gagamit ng mga peke. Kailangan original ang gagamitin ninyo. Ayan, Stanley po yan, original. So, binili ko yan sa ano, Welcon. Kasi maraming nabibili sa Welcon ng pa isa-isa. So, 22mm dito sa drive base, 19 dito sa bell sa torque drive. So unahin ko muna tong ano, drive base. Gamit tong Stanley na size 22mm na socket wrench with extension. So bubuksan ko na siya, pakaliwa. So paangat. So yan na po. Ang dali lang po niyang pilitin, napakadali. Kalas na po siya. Kasi maganda po yung pagkalang natin. So ito na po, natanggal ko na yung ano, nut ng CVT. So dito ko siya ilalagay. So ito yung sa CVT natin ha.
dry face. Tanggalin ko yung ano niya, pan. Ayan, kalas ko na. Tapos, pag nakalas nyo na yung nut niya, so ayan, pag natanggal nyo na tong bolt, tsaka ito, tanggalin nyo na tong pangkalang. Baklasin nyo na siya, para makalas nyo maigi yung pulley. Yung buong dry face at saka yung slider pulley nyo. Yung lilinisin. So, kalasin nyo muna tong kalam niya. So, yan. Yung maliit lang po gamit kong bolt, ha? Yung para dito. Para dito. Para fit na fit siya. So, tanggalin nyo na tong dry face. Yan. Tapos, tong belt. Kalas yan. So, ito na yung ano. So, ito na yung slider pulley natin. Slider pulley o yung bahay ng mga bola. So, ito yung bushing niya. So, meron akong ituturo sa inyo yung mga pupwede lang lagyan ng grasa at saka yung hindi pwede. May mga part kasi ito na bawal mong lagyan ng grasa. Meron naman pwedeng lagyan. Itong ibabaw na to, bawal tong lagyan ng grasa. Ang nilalagyan lang yung ilalim. Ang nilalagyan lang ng grasa. Tapos itong kanto, tsaka ito, itong shafting. So ito lang ang nilalagyan ng grasa. Dito sa ibabaw, bawal. Dito nilalagyan ng grasa. Tapos, ito yung slider pulley natin. Ito naman yung backplate. Yung kalang nung ano, ng bola. So itawag lang natin. Ito na yung bola mo. So, yan yung mga bola natin. Ito yung backplate. Ito naman yung slide piece. Yan, slide piece. Ito yung backplate. Ito yung pulley, slider. Ito yung bola. So, lilinisin natin to para maganda yung ikot, yung laro ng bola natin. Pag marumi kasi, nakaka-apekto yun sa laro. So, nakaka-apekto sa hatak yun. Ito yung, ito naman, pag maluwag na to, maingay. Slider piece ang tawag dito. So, tatlo yan. Ito naman, backplate. So, nakakabit yan dyan. So, kung di pa naman siya maluwag, okay pa yan. No need palitan. So, ito naman yung mga bola. Ngayon, itong bola, titingnan mo yung buong ikot niya, yung circumference. Kapag mayroon na siyang kanto, gaya nito sa akin, may kanto na, medyo mabibrate na to. So, wala pa akong pambili. So, pinagtsatsagaan ko lang muna. Ngayon, kung meron naman kayong budget, palitan nyo na ng bago. Kasi, smooth yan pag napalitan nyo. Yung wala siyang mga kanto-kanto. Yung bilog na bilog. So, smooth na smooth yan. So, walang... So, yan. Yung bola. Ngayon, susunod ko naman na kakalasin. Ito namang, ano, torque drive. So, kakalasin ko muna itong nut ng bell. So, tanggalin mo natin itong cover ng V-matic. Dito muna siya. So, ito ang gagamitin ko para hindi ma-stress yung ano ko, yung shafting. So, lalagay ko lang yan dyan sa gilid. Usod. So, kung wala kayo nito, gumamit na lang kayo ng ganito. Kung wala kayo nito. Ako kasi, ginawa ko lang to eh. Iniimbento ko lang yung mga tools ko. Ayan. So, ito yung belt natin. So, ayan na natin siya dyan. So, ito. Kakalang ko na. So, nakakalang na siya ngayon sa belt ko. Ngayon, sunod kong gagamitin. Hindi na ako gagamit nito. Kasi ito, hindi to deep socket eh. Normal lang to na socket na 22. So, ang gagamitin ko, ito, 19. Ang tawag dito, deep socket. So, hindi mo na kailangan ito. Hindi mo na kailangan ito. Kasi deep socket siya eh, mahaba. Ayan o, 19 yan. Size 19 na Stanley. So, 19. Deep socket, tawag dito. So, no need na lang ang ganitong extension. Ito na lang, yung natural na extension. So, sasalpak ko siya dito. Yan. So, same pa rin.
Pakaliwa ang pag-open o yung pagbukas. Pakanan, yung paghigpit. So, apakan ko to. Lalagay ko to dito. So, ready na ako. Bubuksan ko na siya. Yan. So, ganun lang kadali, mga kabitoy. So, malambot na siya. Pipitin ko na. So, yan. Natanggal ko na yung sa torque drive, sa bell. Actually, sa bell pa lang. Kasi meron pa naman tayo isa, yung 39 sa torque drive. So, yan. Ginamit ko 19 na para dito sa bell. 19 na deep socket. So, tatanggalin ko na to, itong pangkalam. So, ayan, tatanggalin ko na siya. So, ito yung bell mo. Ito yung washer. Itong bell natin, pinupunasan ko na lang to. Pero kung gusto mong linisin, pwede naman sa akin, punas-punas na lang. Ito kasi may housing. So, kung gagamitan ko ng gaas, matagal matuyo. So, punas-punas na lang ng tuyong basahan. Okay na yan. Malinis mo lang yung dumi rito sa bell niya. Yan. So, kakalasin ko na to, mga kabitoy. Ito yung buong torque drive ko. So, ito yung bell. Ito yung belt natin. So, paano mag-check ng belt? Ang belt, na-check yan dito sa mga kanto. So, yan. Pag nakita mong ganyan, meron ng biyak-biyak. Ibig sabihin, malapit na yan, palitan mo na ng bago. So ako, hindi naman ako naglo-long ride pa sa ngayon. So okay na muna sa akin to. Kasi city lang naman eh, pamalengke lang. Pero kung malayo, mahaba yung biyahe nyo, malayo, palitan nyo na ng bago. Sa kasa kayo bumili para sigurado, sulit yung pera nyo. Ito, almost 2 years na to. So okay pa naman siya. Although meron ng biyak-biyak, palitin na talaga to ha. Kung maselan ka, palitan mo na para sigurado. So sa akin, gagamitin ko lang muna siya. So ngayon, ito na yung ano set ng torque drive natin. So ito yung lining. Kakalasin ko siya. Buong set na to. Tuturo ko sa inyo. So ito yung lining mo. Ito yung pulley. Ito yung spring, center spring. So ngayon, para makalas mo to, gagamit ka nito. Open, close, socket. So paano ba gamitin to? So gagawin mo, salpak mo tong 39. Number 39, ito. Salpak mo siya dito. So pabaliktad. Yan. So kailangan pa ganun, pabaliktad. So ipupukpok ko siya. Ganito lang ang technique nito, ipupukpok mo lang siya. So okay na, bukas na. Ganun lang, ipukpok mo lang. Okay na yan, oh, bukas na siya. Na. So, gawin mo pag lumuwag na tong tornilyo na to. Yan. Pag maluwag na tong tornilyo na to, mga kabitoy, ingat kayo. Kasi may pressure yung center spring mo. Pag tinanggal mo yan ng diretso, tatama sa mukha mo yan. Pwede ka pang ma-injury. So, gawin mo, apakan mo yung magkabila ng lining habang tinatanggal mo tong tornilyo na to na size 39. Yung lock niya. So ito, hapakan ko siya. Ganyan. Hapakan niyo siya. So piitin niyo ngayon to. Itong lock niya, piitin niyo dandahan. Dandahan ng pihit. So natanggal ko na ngayon yung lock. Ito yung lock niya, natanggal ko na.
So dadahan lang ang pag-release sa lining. Yan. So ito na yung set niya ngayon. Yan, nakalas ko na. Ito yung lining mo, clutch lining. Yan, clutch lining. Ito naman yung center spring natin. So ang ako kasi puro stock lang ako, pure stock, di ako gumagamit ng aftermarket. Ang pure stock natin is 800 RPM. So wala akong problema sa motor ko. Walang sakit ng ulo kasi stock lang talaga. Kasi kontento naman ako sa ahunan ng pure stock. Malakas sa ahon to, wala akong problema. So wala akong sakit ng ulo. So yan, nakalasan natin, oh. Susunod mo na magkakalasin ito. Yan. So ang gagawin mo, ito, itong bilog na to, lock yan nito. Kasi ito meron tong kanal sa gitna, tsaka merong lock. So ngayon, ang gagawin mo, kakalasin mo muna tong cover na to para makalas mo to, yung lock nito sa gitna. So paano ba gagawin yun? Gagamit ka ng flat screw. So kuha ko ng flat screw. Nakalimutan ko pala yung flat screw, sorry. So eto, buti dala ko yung toolbox ko. Eto, gagamit ka ng flat screw. So paano mo gagawin? Yung kanto na yan, susundutin mo ng flat screw. Dahan-dahan lang, mga kabitoy, na hindi siya masira. Sisikwatin mo lang yan. Yan, gagalaw yan. Oh, ayan, umangat na siya. Oh. Ayan, oh. Dahan-dahan lang. Sisikwatin mo. Ito yung mga diskarte ng mga mekaniko, hindi nila sinasabi. Sikreto lang to. Yung iba kasi kung ano yung mga pinupukpok, so nasisira nila to. So napakadali lang, ito lang, diskarte, flat screw lang, sikreto. Kunting sikwat lang, oh. Ayan, oh. Umangat na. Oh. Ito lang, oh. Flat screw lang. So, ganun lang kadali. Hindi natin papahirapan pa. Yan. Tatanggalin mo na ito ngayon. Dahan-dahan. Pagpasensyaan nyo na. Medyo mahaba itong video kasi hindi talaga biro maglinis ng gilid. So, kailangan maayos. At saka, ano tayo eh, detalyado para hindi kayo magkamali. So, ito na. Since naiangat ko na ng flat screw, itong cover, tatanggalin ko na siya. So, yan. Dahan-dahan lang. Yan, tanggalin natin yung cover. So ito, yan yung cover niya. Puno ng grasa. Yan. So nakalas ko na yung cover ng dito sa pulley ng torque drive nyo. Torque drive. So sa pulley na yan, makikita mo, meron yan tatlong kanal. Yan, pakita ko sa inyo. Yan, may tatlong kanal yan. Ito, isa, dalawa, tatlo. So, bawat kanal na yan, meron niyang lock. So, punasan ko muna para malinis. Tanggalin ko muna yung ano niya para makita nyo. So, yan, pupunasan ko siya. So, yan, napunasan ko na ng grasa. So, kung titingnan nyo, meron yan siyang o-ring. Bakit may o-ring? Yan o. Isa, dalawa, tatlo. May o-ring pa yan dito. Ayun. Ayan o. May o-ring yan dyan. Bali apat ang o-ring nito. Apat na o-ring. Isa, dalawa, tatlo, apat dito sa loob. Yan, sa loob niyan. May o-ring pa yan dyan. Bakit may o-ring? Para hindi lumabas yung grasa. Yung grasa kasi, kailangan to ng bearing. Kasi puro bearing yan, oh. Meron tayong knuckle bearing. Tsaka meron tayong ball race bearing sa loob. Ball race, yung bulitas, tawag doon. Ball race talaga yon. Radial bearing, ball race. So, may mga... So, pag may bearing ka, kailangan mo ng grasa. Para hindi masira. Maless mo yung friction. So, ibig sabihin, pag walang friction, hindi siya mag-overheat, hindi masisira yung bakal. Habang gumagalaw, kasi moving part to eh. Ang trabaho ng pulley, ng torque drive mo, bumubuka. Close open lang yan. Bubuka siya para itulak niya yung, ano, yung spring at saka yung lining mo. Para bumuka yung lining, kumapit sa bell, para umikot yung gulong mo. During RPM,
pag nagagas ka na para tumakbo ka. Para hindi umiiyak lang yung makina. So, gagawin mo rito, lilinisin mo lang yan, papalitan mo ng bagong grasa. Yan. Tatanggalin natin to. So, kakalasin ko muna tong lock niya. Nitong... So, yan mga kabitoy. So, kakalasin ko na yung tatlong lock niya. Ingat kayo dito, ha. Huwag makukulangan to kasi hindi na to mag-work ng tama. Masisira. So, kakalasin ko na yan. So, dito. Ayan. So, kung makikita nyo, kakalasin ko yan. Yan ang itsura niya. So, dalawang bilog yan. Yan. So, ingatan nyo na hindi mawala. Tatlo siya. So, yan. Tatlong pares. So yan, tatlong pares yan. Nililinis din yan kasi kailangan malagyan mo siya ng bagong grasa. So ito na yung pangatlo niya na pares. Babaklasin ko na. Yan. Tapos, pag natanggal mo na yung tatlong lock niya, pwede mo na tanggalin tong pulley na to. Na may o-ring. Pwede mo na siyang kalasin. So yan, kinakalas ko na. So yan, nakalas ko na. Ayan, tatlo siya. Ito, pwede mong tanggalin tong o-ring na to or pwede rin nandyan yan. Kasi gas lang naman ginagamit ko eh. Hindi naman ganun kasensitive ang gas. Kasi pag ginamitan ko ng gas yan, matatanggal tong mga na to. Grasa, na lumang grasa. Ayan. So, linisin mo lang siya ng gas. Tapos, punasan mo, ibilad mo sa araw. Tapos, itong isa naman na to, ang lilinisin mo, yung ilalim. Yan, kailangan malinis mo siya. Tirahin mo ng gas. Yung iba, gasolina ginagamit. Ako, hindi ako gumagamit ng gasolina. Pwede naman yung gasolina. Kasi meron tayong o-ring eh. Baka masira ng Ito yung mga o-ring na to, kita nyo yan, mga o-ring yan eh, rubber lang yan, baka masira ng gasolina. Baka lumuwag, so sayang, yung yung grasa mo, tatagos dyan, tatama dun sa belt, dudulas yung belt. So wala nang silbi yung belt ngayon, hindi ka natatakbo. Umaandar nga yung makina mo, hindi ka natatakbo. So ingat tayo sa mga ganito. Yung iba, okay lang, madali lang yan, pwedeng gamitan talaga ng gas yan, ay ng gasolina. Walang problema yon. So yan. So start na ako, lilinisin ko na siya. So ito gagamitin ko, tabo. Ayan. So unahin kong linisin itong torque drive mo. Yung pulley ng torque drive. So dapat to, tawag nga ito, paintbrush. Kaso nawala yung paintbrush ko, basahan na lang. So lagay ko na yung gas. Iuhuli ko na yung crankcase ko. Madali na lang linisin yan. So, unahin ko muna to. Yung mga vital. Ito, linisin muna natin siya. So, okay matapot. Pwedeng basahin ng gas. So, yan. Linisin ko muna siya. Mas maganda kong paintbrush, kaso nawala yung paintbrush ko eh. So, gas na lang, kamay-kamay na lang, tapos itong basahan. So, ayan. Ubusin nyo yung yung grasa dun sa loob. Linisin nyo maigi. After nito, malinis, nalinis nyo na, ibilad nyo. Sa araw, punasan nyo, tapos bilad sa araw. Para mas madali. T-
Tapos make sure walang grasa-grasa pag nalinis nyo na. Walang mga grasa-grasa dyan. Kaya-kaya nyo to mga kabitoy, napakadali lang niya. So sundan nyo lang yung ginagawa ko, step by step. Hindi siya mahirap, madali lang siya. Kaya-kaya nyo to. So, yung ilalim, pwede nyo gamitan ng basahan para matanggal yung mga grasa doon. Lumalambot kasi yung grasa sa gas. So, tsagayin nyo lang. Hindi naman siya ganun kahirap. So, since motor naman natin yan, tsaga lang tayo. Kesa naman bumayad pa kayo ng pagkamahal-mahal, ang servisyo doon sa mga mekaniko, kaya naman to DIY. Hindi naman siya ganun kahirap. So, matagal ko na itong ginagawa. 10 years na itong bitoy ko eh. So, alaga lang sa maintenance, linis. So, wala naman akong naging problema. Sa tagal niya, sa edad niya. Actually, hindi naman sa pagmamayabang. Nakikipagsabayan pa nga ako eh, dyan sa Molino Boulevard. So, yan. Nalinis ko na siya. So, pwede nyo punasan or pwede nyo ibilad. Patuyo nyo lang sa araw. So, mamaya, pag natapos ko na tong buong torque drive na to, lalagyan natin ng grasa yan. So, sa ngayon, di muna, dilinisin muna natin. Ubusin natin lahat, pati yung ibang components niya. So, lilinisin natin yan. So, ingatan nyo lang to na hindi magrasahan tong area na to. Kasi nandito yung belt nyo. Dudulas siya. So, pwede nyo lang ibilad yan kung gusto nyo ibilad. So yan. Ang purpose lang naman ito, nililinis mo siya, tanggal lang dumi kasi nakaka-apekto rin sa takbo yung dumi. Tapos, yung mga grasa kasi, tumitigas yan from time to time. Tumitigas, so nagiging sanhi yun ng poor performance. Yun na maganda yung performance niya. Pangit na yung balik, mabagal na yung balik. Susunod ko naman ito. So, linisin lang natin to. Tapos nga pala, mga kabitoy, titingnan nyo, check nyo maigi yung kanal na yan. Dapat yung kanal na to is diretso lang, wala siyang pingas. So, kapag napansin nyo, meron na yung pingas, hindi na kompleto yung circumference ng bilog ng mga yan. Ang epekto nito, pag may pingas to, kasi yan ang nagiging sakit niyan sa mga Mio. Sakit nila yan eh. Nasisira to, nagpapanibagong kanal dito. Ang nagiging epekto nun, kaya ganun yung sira, malalaman mo sa takbo. So kapag nasa high RPM ka, 80 kilometers per hour ang takbo mo, pag na-reach mo yung 80, babagsak ka ng 60. Magtataka ka, bakit 80 biglang bumagsak ng 60, wala na akong maitakbo. Kasi ito ang dahilan. Meron na siyang, ano rito, kanal, nagpanibago, nasira na yung eksaktong hugis niya. Na parang beans. Yan, hugis niya. Yan ang epekto niyan. So, para kay Bitoy, wala akong kapre-problema. Sa mga Mio ko lang nakita yung ganong problema. Yan ang sakit nila. Kaya ganong kaganda ang bit. Ganong katibay si bit. Hindi kaya ni Mio, hindi naman sa paninira. Sa umpisa lang maganda. Pag tumagal, wala nang kwenta. Si bit, 10 years old na tong motor na to. Tingnan mo naman yung parts niya. Magmula noong 2010 na nabili. 2011. Hanggang ngayon, eto pa rin. Kahit yung mga o-ring, hindi pa napapalitan. Yan pa rin. Maganda pa rin yung performance. So, ganun ako kasatisfied sa motor na to. Sa Honda Beat Carb. So, ganun ko siya pinagmamalaki. So, regardless kung mga bagong mga bagong mga lumabas. So, wala akong pake. So, dito pa rin ako sa Beat. Ayan, mga kabit. Tatanggalin nyo lang to. Yan, yung latak ng ng grasa. Linisin na natin yung mga latak ng grasa na yan. Papalitan natin ang panibagong grasa yan. Kasi yung grasa tumitigas. Pero may mga nabibili na grasa nito ha, na pang torque drive talaga. Ako kasi ordinaryong grasa lang yung ginagamit ko kasi wala eh. Mahirap lang tayo. Wala tayong pambili eh. So kung mayroon lang, bakit hindi? Kasi mahal na mahal natin itong motor natin eh. Wala tayong hiling, kundi yung pinaka the best sa kanya, syempre. Kasi maganda rin naman yung binibigay niya servisyo sa atin.
So since wala akong pambili ng grasa, ordinaryong grasa lang ang ginagamit ko. So mas the best kung makakabili kayo. Mura lang yun, mga nasa 15 pesos lang ata yun. Torque drive grease, sabihin nyo lang. May nabibili niyan pang torque drive talaga na grasa. So yan yung sinasabi ko sa likod na o-ring niya. Ito yung o-ring niya sa harap, ito yung sa likod na oil seal niya. Yan, oil seal. Tsaka o-ring, dalawa sa ibabaw, bali apat. So yan yun. So trabaho lang ng gaas, siyempre palambutin yung dumi, tsaka yung grasa. Punasan nyo lang pag ano na, nalinis nyo na. Yan, napakadali lang ito mga kabitoy. DIY lang talaga to. Step by step lang. Sundan nyo lang itong ginagawa ko na paglinis. So, hindi kayo, huwag kayo matakot. So, matagal ko na siyang ginagawa. So far, so good naman. Naman ako naging problema. Imagine mo, 10 years na nga itong mga pyesa na to. Hindi pa napapalitan. Babad na babad itong bit na to eh. Para hindi na kayo gumastos. Kayang-kaya nyo naman gawin. Tsaka hindi naman siya ganun kahirap. Pwede nyo itong ibilad sa araw. Pwede hindi. Ano inyo na lang, patuyuin nyo lang. Punasan nyo lang ng malinis na basahan. Kasi mamaya, lalagyan natin ng grasa yan pag natapos ko na lahat. Tuturo ko pa rin sa inyo lahat yan. Buong vlog na to. Sa lahat to, pag maintenance ng gilid, pati torque drive, kabuuan. Hindi gilid lang, lahat to. Kasi yung iba, gilid lang nililinis. Yan lang. Ito, lahat to kinalas ko para makita nyo. Pag naglilinis kayo ng gilid, isabay nyo na to. Isang set na. Para wala kayong sakit ng ulo. So yan, nalinis ko na yung torque drive pulley mo. So dito naman tayo ngayon sa lining. Ito, yung clutch lining. Itong clutch lining mo, papansinin mo, tatlo yan. Yan, tatlo. Ito, tsaka to. Gagawin mo rito, pag nakita mong makintab, tsaka maitim, lihain mo lang. Ngayon, huwag kang gumamit ng liha na matalim. Yung 1,500, yung sobrang kinis lang. Ang gagawin mo lang, matanggal lang yung makinis na yan para maging rough siya. So, maganda lang yung kapit niya sa bell. So, ito yung liha ko. So, ano to? Actually, 400 niya to eh. Dapat 1,500. So, wala akong available. Ito lang eh. So, dandahan lang. Lihain mo lang ng konti. Yan. Lihain nyo lang, konti lang. Mawala lang yung ano niya, kinis. Ng clutch lining. Yan lang ang maintenance niyan. Kailangan pantay ha, ingat mga kabitoy. Pantay yung pagliha mo. So yan, wrap na siya. So same lang yan, pare-parehas lang yan. Huwag masyadong lihain ng ano, yung mabigat yung kamay nyo. Dandaan lang. Magaan lang. Matanggal lang yung makinis. Mapalabas mo lang yung roughness niya para pag kapit niya sa bell, kapit na kapit, hindi siya dumudulas. Yan. Isa rin yan sa nakakawala ng hatak. Yan. Mawala lang yung ano niya, yung yan, yung itim na yan, yung makinis. Kasi dumi yan eh, dumi. Yan, nakakapit to yan. Nakakabagal yan. Mahina yung hatak niya. So, linisin nyo lang. Sensyaan nyo na mga kabitoy ah. Valentino Rossi, ano lang to, medyo mahaba yung ano natin kasi talagang full, ano to, buong set ng maintenance. Tsagayin nyo na lang manood. Worth it naman siya. So yan, nalinis ko na siya. Kuha ka ng malinis na basahan. Punasan mo lang siya. So yan lang. Huwag mo na siyang basain. Punas-punas lang. Hindi mo na kailangan. Ingatan mo lang itong lining na mabasa. So, okay na. So, malinis na siya.
So next is yung bell. Ito yung bell natin. Punas, kumuha ka lang ng basahan na malinis. Punasan mo yung gilid na yan. Kasi dito nagbi-build up yung dumi. Actually, yung source talaga ng dumi, yung ano, belt mo. Siyempre, galaw siya ng galaw, ikot ng ikot. Ayan, nakakaano rin ng dumi yan. So, okay na yan, linisan lang. Pwede mo rin, kung gusto mo lagyan ng gas, pwede rin naman. Patuyuin mo lang, make sure patuyuin mo lang. Kasi dito lang tatagal yan eh, pag pinasok to, yung housing niya. Ito matagal. So, yan. Gawin tayo sa ano. Ito, yung mga shims niya. Yung tatlong pares na tinutukoy ko. Yung lock nun. Nung pulley mo sa torque drive. So, linisin mo lang. Hugasan mo lang yan. Mawala lang yung ano niya, grasa, ayos na yan. Hindi naman tumaselan. Make sure lang na hindi mawala. Hindi mabawasan. So, kung tatlong pares yung kinuha mo, tatlong pares din yung ibabalik mo. So, yan na. Yan na mga kabitoy. So, yan. Tatlong bolt, tatlong bilog. Yan. Pares-pares yan. So, tatlong pares. Yan. Punasan mo lang siya. Manto yung basahan. Malinis. Ayos na yan. So, yan. Ayos na yan. Okay na yan, lens na. Lagyan siya dyan. So next is ito. So linisan mo lang ng ano, ito yung magrasa niya. Ng gas. Tsagain nyo lang yung panunod ha, medyo mahaba itong vlog ko ha, kasi hindi natin siya pwedeng i-shortcut. Hindi ko siya pwedeng ano, kasi mahirap na, ayoko magkamali, no? So, madali lang siyang gawin. So, kailangan tama. So, hindi natin siya pwedeng i-shortcut. So, yan. Pag nahugasan nyo lang ng gas yan, ayos na yan. Punas-punas lang. Punasan nyo lang siya. Mawala lang yung mga panis na ano, yung dumi, malikabok, tsaka yung panis na grasa. Kasi ang grasa, tumitigas yan eh. Sa init, yan, tumitigas yan. Siyempre, umiinit to eh, mga pyesa natin, habang tumatakbo yung bit natin. So, ganyan lang, punas-punas. Ganyan naman siya kadali eh. So, pagtapos ko lahat, malinisan yan itong gaas. So ito naman, center spring. So, dumi lang din, parehas lang din na common way. So ayan, magrasan mo siya. Ito usually, wala naman tong grasa eh. Dumi lang naman. Lublog mo lang dyan sa gas. Ayan, punting punas. Punas-punas lang kasi dumi lang naman yan eh. Alikabok, usually yan ang dumi yan, yung alikabok. Galing sa belt. Kasi sobrang busy dyan yung belt natin eh. So, syempre, gawa sa rubber yan, yung belt natin, ano yan, nag-aagnas. Kumbaga. Ewan ko, anong tawag na term doon, basta gano'n, yung term ko. So, syempre, yun, nag-alikabok siya. Nag-aagnas siya, syempre. Sa init, sa puwersado, syempre, kakatakbo niya. Pero, linis lang, gas lang. Gas lang naman katapat niya. Wala tayong problema dyan. Hindi nyo lang. Linisin mo lang. Okay na yan. So ito, center spring. So, ito kasi luma na talaga. So, lilihain ko lang yung mga kalakalawang. Kalawangin eh. So, ayan. Mga kalakalawang lang. Actually, balak ko na nga ang palitan. Pero so good so far pa naman eh. So far, so good. Wala akong reklamo dito sa spring na to. So, stock to ha, mga kabit. Stock, 800 RPM. Ang stock natin is 800 RPM.
So, pure stock lang ako ha. Hindi ako gumagamit ng aftermarket ha. Nasa sa inyo naman yun, nasa choice nyo yan. So, ang akin is stock lang, 100 RPM. So, hindi ako mahilig ng ano, ng matataas kasi matigas yung spring yun. So, linisan lang. Isayin lang ng gas. Yan. Tapos, punasan mo lang ng ano, basahan na malinis. So, yan. Kaya-kaya lang natin to. DIY lang naman to eh. Sundan nyo lang. So, instead na gumastos pa kayo, DIY nyo na lang. So, ayan, kabit. Tapos na malinis yung set ng tulot drive. So, lalagyan ko na siya ng grasa ngayon. So, unahin ko to. Lalagyan ko ng grasa. So, ito lang yung gamit ko ng grasa. Ordinaryong grasa lang. So, wala tayong pambili ng torque drive grease eh. So, dinaring grasa lang yung gamit ko sa kanya. Huwag niyong pakapunuin ng grasa ha. Hindi naman pinupuno. Tamang grasa lang. Huwag niyong punuin ng grasa. Sakto lang. So ito yung stick bearing niya, yung knuckle bearing dito sa torque drive. So lagyan natin ng grasa yan. Tamang grasa lang, hindi naman masyadong puno. Kasi makakasira din yun, hindi na makaikot ng maayos. So dumulas lang siya. Lubrication niya. Lalambot pa naman to eh. Pagka uminit. So ngayon, yan. Yung dulo, yun yung ball race bearing mo. Yan, lagyan mo ng grasa. Yan, busy-busy yan eh. Yan ang mga pyesa dito na masyadong bugbog. Itong torque drive mo, bugbog na bugbog yan. So yan. Pag nalagyan nyo ng grasa yan, punasan nyo yung mga excess na grasa. Kasi hindi pwede lumabas yan dito sa may ano ng belt. Dudulas yung belt mo. So, punasan natin yan. So yun. Yan, yung mga sumobra, punasan natin yan. Kasi hindi siya pwedeng makarating doon sa belt, dudulas, makakasira. Make sure natin walang grasa yan. Malinis. Tsaka yan. Dapat walang grasa dito.
So tapos na to. Pagtapos na yan, ilalagay na natin to. Itong isang pulley natin. So pasok mo lang yan. So yan o. Oh. Yan. Pasok mo lang. Tandahan, may ano yan, may oil seal. Ngayon, itama mo siya dito. Sa butas to. Yung butas na to. Sakto mo. Yan o, oh, nakasakto siya. Para may pasok mo tong tatlong to. Yung tatlong pares. Ito. Para may pasok mo to. So, lagyan mo muna to ng grasa. Itong area na to. Kaya mag-alala kasi mayroong oil seal yan doon. Hindi naman yan tatagos. Kaya siya may oil seal. So, lalagyan muna natin siya ng grasa. Yan. Gagrasahan natin yan. Huwag naman masyado. Tamang grasa lang. Yung tatlong kanal na yan, lagyan natin ng grasa. Naman pagkapunuin, sakto lang. Kasi maapektuhan yung movement niya. Pagka sobra-sobra naman sa grasa. Lubrication lang ang gamit nito. Pampadulas. Para hindi pag kulang kasi sa lubricant, yan, punasan natin. Pag nalagyan natin siya ng grasa, punasan natin. Yung ibabaw niya, punas. Sa torque drive pa lang tayo mga kabito yan. Medyo mahaba talaga to kasi buong set to eh. Imbes na magbayad pa kayo sa mga mekaniko, kayo na lang gumawa. Mas may mapapaganda nyo pa pag kayong gumawa. Hindi tinipid. So ito naman yung tatlong to. Lagyan natin ng grasa. Bago natin isalpak dito. So ito muna. Grasahan natin to. Yan, ganda ng grasa. Ito at saka to, magkasama yan. Yan. Magkasahan natin yan. Uy, shit. Naglag. Naglag yung isa, ininisin ko ulit. Kakabit ko lang itong dalawa, nalaglag kasi yung isa. So, kailangan wala siyang buhangin, malinis. Salpak muna ito. So yan, sasalpa ko muna siya doon sa butas. Make sure nakasalpak maigi ha. Yan, baon. Yan, nakabaon siya oh. Kailangan kompleto. Tatlong pares yan. So nalaglag lang yung isa, lilinisin ko ulit. Lagyan ko ulit ng grasa.
Ganyan, hindi bumabaon, ayusin nyo. Ibig sabihin, hindi maayos yung pagkakalagay sa kanya. Tumatama siya sa kanto. Sikwatin nyo lang ng daliri sa dulo. So, ito na kabitoy. Nalinis ko na siya. Sasalpak ko na. So, isa, dalawa, tatlo. Ito yung pangatlo. Kaya, isasalpak ko na siya. Kailangan kompleto yan, ha? Ingat, tatlong pares yan. Isa, dalawa, tatlo. Ngayon, pag nakompleto na yan, linisin natin. Hindi pwedeng madumi. Nandiyan yung mga ano-ano niya. Kalasin natin yung mga ekstrang grasa. Kailangan malinis. Hindi pwede yung may mga grasa-grasa dyan. Linisin natin yung surface. Punas-punas lang naman. Marami namang basahan, mura lang basahan. Huwag tayo magtipid sa basahan. Ayan. So, since malinis na siya, ayan, malinis na. Isasalpak ko na itong cover niya. Ito yung cover. So, tatlo yan ha, kompleto. Tatlong set yan, bawat kanal. Ayan, ito yung cover niya, ibabalik ko na. So, pasok mo lang to. Ganyan lang din. Kung paano mo tinanggal, ganun mo lang din ipapasok. Pantay mo lang. So, malambot lang yan. Hindi yan matigas. Ayan o. Isagad lang natin mga kabitoy. Make sure nakasagad yan. Ayan, sagad na sagad. Kas konting palo lang. Huwag matigas ha, huwag pwersa yun. Kaunting-kaunti lang. Gumamit ka lang ng ito. Flat screw. Kunting pokpok lang. Hindi mo kailangan pwersa inyo. Kunti lang. Ayos na. Kunti lang. Dandaan lang. So yan, okay na yung torque drive natin ma'am. So may lubricant na yan. So punasan lang natin yung ibabaw. Kunting punas. Ako may maligaw na ano.